Okay. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Okay, bago po tayo magsimula ay sino po yung nakakaalala ng mga pinag-aralan po natin na last Sunday together with Brother Jeff? Wala po kasi ako nung Sunday. Kaya tanungin ko po muna kayo bago tayo mag-start sa ating pong panibagong paksa. Okay, sa mga nandito, ano po yung mga natatandaan nyo na pinag-aralan po last Sunday? Ang Diyos ay liwanag. Okay, ang Diyos ay liwanag. Banal na kautusan. Okay, ang Diyos po ay banal. Sa Kanya lahat nagmula. Okay, sa Kanya ay nagmula ang lahat. Pinag-aralan po last Sunday ay yung perfection of God, no? Perfecto po ang atin pong Panginoong Diyos. Good morning po. So last Sunday ay nakita din po natin na ang ating Panginoong Diyos ay self-existent. No? Wala po siyang kumbaga pangangailangan sa mga tao. Kasi may marami pong mga tao ang nagsasabi na ang Diyos daw ay nalungkot. Kaya ginawa po niya ang tao para yung kanyang kalungkutan ay mapunan. Pero yun po ay isang hindi tamang pananaw. Kasi kung ang Diyos po natin ay nalulungkot, kahit isang segundo lamang, siya po ay hindi Diyos. Okay? So yung kalungkutan po ay wala po sa atin pong Panginoong Diyos. Pangalawang pong pinag-aralan natin is God is infinite. So, unlimited in time, in space, and in power. Yan. Kung ang ating, kung tayo po ay minuminuto, minsan ay talagang tinitignan po natin yung ating orasan. Ang Diyos po ay hindi po bound ng time. Outside po siya ng oras. Kumbaga, yung walang past, walang present, at walang future sa atin pong Panginoong Diyos. Kumbaga sa atin kasi may past, may present at may future. Yun po. Pero sa atin pong Panginoong Diyos ay wala pong ganong uri ng time o panahon. Sapagkat kumbaga eternal po kasi siya eh. Wala po siyang time. At ngayon po ang pag-uusapan na po natin ay patungkol sa spirituality ng atin pong Panginoong Diyos. Ang main text po natin ay sa John chapter 4 verse 24. John chapter 4 verse 24. Basahin po natin kung ano ang sinasabi po dito. Ito po yung si Jesus ay kausap po niya yung babaeng Samaritana. Ang sabi po dito, ang Diyos ay espiritu. At ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. When we say God is a spirit, ibig pong sabihin ay wala po tayong mahahawakan. Wala po siyang physical na katawan. Without a physical composition, no material body. So ibig sabihin, ang Diyos po ay wala po siyang height. Wala din po siyang bigat. Kung tayo ay meron po tayong mga kamay, meron po tayong mga paa, may mga mata, ang Panginoon po ay wala pong ganon. Sapagkat siya po ay physical, without physical composition o yung tinatawag na immaterial. Ngayon, ang kung ating pong babasahin ang ating Biblia, ay may mababasa po tayo na sinasabi na may mata ang Panginoon. Yung iba naman ay mayroon siyang puso. At yung iba ay mayroon po siyang mouth o bunganga. So yung sa isa pa ay mayroon siyang isip. Tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9.
2 Chronicles chapter 16 verse 9. Ang sabi po dito sa may mga Black Bible sa 658. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa upang ipakita ang kanyang kapangyarihan alang-alang sa kanila na ang mga puso ay tapat sa kanya, ikaw ay gumawang may kahangalan sa bagay na ito sapagkat mula ngayon magkakaroon ka ng mga digmaan. So nakita po natin dito, ang mga mata ng Panginoon ay nagpaparoot pa rito sa palibot ng buong lupa. Pero ang sinasabi po sa John chapter 4 verse 24 ay wala pong physical na katawan ng atin pong Panginoong Diyos. So ibig sabihin ay wala po siyang mata. So paano po natin 'yon na kumbaga pag-reconcile sa sinasabi po ng salita ng atin pong Panginoong Diyos? Kung sinabi po natin nga nagpaparoot pa rito ang mata ng ating Panginoong Diyos, ito po ay nagpapahiwatig na siya po ay omniscient. No, lahat po ng bagay ay nakikita po ng atin pong Panginoong Diyos. So when we say ang kanyang mata ay pumaroot pa rito, it talks about his omniscience. At tignan din po natin. So yun po yung una ha, siya po ay may mata na sinasabi po ng Biblia. Pangalawang tignan po natin ay sa Isaiah chapter 53 verse 1. Isaiah 53 verse 1. Yan po ay nasa page 1085. Sabi po dito, sinong naniwala sa aming narinig? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Ayon, may nakita po tayo dito. At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? May makikita po tayo dito na may sinabi po na bisig ang atin pong Panginoong Diyos. So sabi sa John 4:24, siya po ay immaterial, espiritu, walang physical composition. Pero ang sabi po dito ay meron pong bisig. So ang ibig pong sabuin nito, ang atin pong Panginoong Diyos ay nagsasalita sa salita ng mga tao, anthropomorphism. Kasi kung magsasalita ang Diyos sa kanya pong lingwahe, ito po ay hindi po natin maintindihan. Kaya ang atin pong Panginoong Diyos ay gumagamit po ng mga salita na talagang naunawaan po natin. Diba? So may mata, may bisig. Ito po ay tinatawag na anthropomorphic language. So sa may mga naging anak na, mga baby, 'di ba? Pag kinakausap natin sila, hindi naman yung talagang lingwahe natin na yung mga pangmatanda. So kailangan natin silang i-baby talk, 'di ba? So parang ganyan po ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa atin. He is a baby talking to us para maintindihan po natin yung kanya pong sinasabi. So ibinaba ng kanyang ng Panginoong Diyos yung kanyang level sa atin pong level para tayo po ay magkaintindihan. So yan lamang po yung sinasabi ng salita po ng ating Panginoong Diyos na kung mababasa dito at na sinasabing may mata, may bisig, may bunganga, ay ito po ay nagsasabi na anthropomorphic language ang mga bagay po na ito. So ano ba ang ibig sabihin ng bisig ng atin pong Panginoong Diyos? It connotes omnipotence, no? Ito po ay nagpapakita ng talagang kapangyarihan po ng atin pong Panginoong Diyos. Ang iba pa ay sinasabi na mayroong pong puso ang atin pong Panginoong Diyos. Kanina eyes, kanina bisig, ngayon naman po ay puso. Tingnan natin.
kung may puso nga ba ang Panginoong Diyos. Sa Hosea chapter 11 verse 8. Tandaan po natin na ang pinag-aaralan po natin is the spirituality of God. Hosea chapter 11 verse 8. Sabi dito 1339. Okay. Paano kitang pababayaan o Ephraim? Paano kita itatakwil o Israel? Paano kita gagawin tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Sibuem? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking habag ay nagningas. So ang puso po dito ng ating Panginoong Diyos ay nagpapahiwatig ng kanya pong pagmamahal. Diba? Kasi tayo po ngayon ay ano yung pinagdidiwa ngayon ng buong mundo? Diba? Valentine's Day. Araw ng mga puso. So dito ay makikita po natin ng ating Panginoong Diyos ay mayroon pong puso, no, sa lingwahin dito. Ang aking puso ay nababagbag sa loob ko. Ang aking habag ay nagningas. So ibig sabihin ay talagang affectionate, no, mapagmahal po ang atin pong Panginoong Diyos, at ito po ay pinapakita niya sa Ephraim at sa Israel. So yon, mga anthropomorphic language po yung mga ginamit po dito. Kasi si parang may nagsabi na si Eli Soriano na bawian na ng buhay ay talagang nagsasabi na may literal daw na poet ang ating Panginoong Diyos. Kasi sabi ng mga salita dito sa Biblia ay naupo. Kumbaga nakaupo ang Diyos sa kanyang trono. Pero hindi po yun na literal, no? Na nakaupo. Sapagkat wala naman po talagang physical na katawan ang atin pong Panginoong Diyos. Okay? So, ito po ay nagpapakita ng kanya pong dominion o paghahari. Sapagkat siya po ay hari. Kaya po siya ay nakaupo sa kanyang trono, no? Papakita ng kanyang kapangyarihan. Tingnan pa po natin yung ibang mga talata. So, Isaiah chapter 40 verse 5. Isaiah chapter 40 verse 5. Yan po ay nasa page 1061. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag at sama-samang makikita ng lahat ng laman, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. At maging sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ito po ang sabi, ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang may paunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So yung bibig po dito ay nagpapakita ng ating pong Panginoong Diyos ay Diyos na nagsasalita, nagko-communicate. No, God is a speaking God. So yung bibig po dito, ito po ay nagpapakita na talagang nakikipag-usap po ang atin pong Panginoong Diyos. Kaya mayroon pong bibig tayo na mababasa. At panghuli pong talata natin pong titignan ay sa Romans chapter 11 verse 34. Yan po ay nasa page 267.
Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? So yung may salita dito na pag-iisip. So wala pong kagaya ng tao, ang Diyos po ay wala po siyang utak dahil siya nga po ay immaterial, spiritual, spirito. So yung sinasabi dito na pag-iisip, ito po ay nagpapakita sa mga tao na ang ating Panginoong Diyos ay punong-puno ng wisdom, punong-puno ng karunungan. Yung kinokonotes po dito ng salitang pag-iisip. Sapagkat makikita rin po natin dito, wala po siyang naging tagapayo. So yung kanya pong karunungan ay talagang wala po sa level po natin kasi he is omniscient. No? All-knowing ang atin pong Panginoong Diyos. So yan po yung unang salita nating makikita kung titignan po natin yung spirituality of God. God is immaterial. So wala po siyang physical na katawan. Wala po tayong mahawakan sa atin pong Panginoong Diyos. So wala siyang mata, wala siyang bibig. Pero yung ginamit na mga salita dito, ulitin ko po, ay anthropomorphic language para maintindihan po natin ang atin pong Panginoong Diyos. Pangalawang salita na makikita po natin sa spiritual o espirito ng ating Panginoong Diyos ay yung pagiging invisible. Kanina, immaterial, ngayon po ay invisible. So wala pong nakakita po sa atin pong Panginoong Diyos. So yung hangin, nakikita po ba natin yung hangin? Hindi. Yan, hindi. Pero yung hangin, alam natin na nandyan. Bakit? Okay, naramdaman natin. Pagka mainit at binuksan mo yung electric fan mo, makakaramdam ka ng lamig. Diba? So lumalamig yung paligid. Pero yung atin pong Panginoong Diyos ay, kumbaga, hindi po siya kagaya lang ng hangin, no? Kasi yung hangin talagang ramdam mo siya agad. Tingnan nga po natin sa John chapter 1, verse 18. Nasa page sa Kuya Eric po yan sa... ...155. Ang sabi po dito sa 154 po pala, sa kabilang bahagi. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos, ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. So walang tao po ang nakakita sa Diyos, no? Kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo lamang. So kaya nga dahil wala pa pong nakakita sa ating Panginoong Diyos, ano po ang ginagawa po natin? Tayo po ay nabubuhay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Diba? Kasi ang isang bagay na hindi mo nakikita ay kailangan mo ng faith. Diba? Kasi kung nakikita mo 'yan, hindi na 'yon faith. No, yun po ay sight na. Diba? At kailangan din po natin na lumakad ng may pananampalataya. So we need to live by faith, we need to walk by faith. Pero darating po yung time na hindi na po tayo mabubuhay ng by faith, kundi tayo po ay talagang makikita na po natin siya ng mukhaan. At kailan po mangyayari yan? Kapag tayo po ay nag-glorify na, no? Pag tayo po ay kinuha na po ng atin pong Panginoong Diyos. So, yun po yung hope ng mga tao na nasa atin pong Panginoong Diyos. Pero yung mga wala pa po sa ating Panginoong Diyos, ay nakakatakot po yan sapagkat hindi nyo po makikita ang atin pong
Panginoong Diyos ng mukhaan. Kaya sa mga wala pa, ay kailangang lumapit po sa Kanya agad-agad at magtiwala sa ginawa ng atin pong Panginoong Hesukristo. So, yan po, invisible po ang atin pong Panginoong Diyos. At marami pa pong mga talata na atin pong makikita sa Bible na nagsasabi na ang Diyos po ay hindi po talaga nakikita. Sa John chapter 6 verse 46. Hindi dahil sa mayroong nakakita sa Ama, maliban sa Kanya na mula sa Diyos, Siya ang nakakita sa Ama. So wala po talagang nakakita sa ating Diyos na mga tao, kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo lamang. At pangatlo ay tignan din po natin, kung Siya po ay Espiritu, Siya po ay infinite. Wala po Siyang boundaries, wala po Siyang limit. Tignan po natin yung dalawang talata. Pagka sinabi po natin spiritual, tatlong bagay. Ano po? Immaterial, invisible, saka infinite. Sa Job chapter 5, verse 9. Yan po ay matatagpuan sa page 747. Kuya Eric, 747 po. Ang sabi po dito, na Siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at hindi maintindihan. Mga kamanghamanghang bagay na hindi mabilang. So yan po yung atin pong Panginoong Diyos, no? Gumagawa ng mga dakilang bagay at hindi maintindihan. Mga kamanghamanghang bagay na hindi mabilang. So walang limitasyon po ang atin pong Panginoong Diyos. So yung marami pong mga tao na gusto po nilang maniwala sa Diyos kung ang Diyos po ay kanila nang naintindihan. Meron na po ba kayong nakilalang ganyan, nakausap? Ah, maniniwala lang ako sa Diyos pagka naintindihan ko na kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. Ah, maniniwala lang ako sa Diyos kung naintindihan ko na ang Trinity. Pero sinasabi po ng salita ng atin pong Panginoong Diyos ay hindi po kayang unawain ng mga tao ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat ano po tayo, we are finite. Pero ang ating Panginoong Diyos ay infinite. Example po. Diba? Kumbaga, sabihin na natin, ito pong lagayan po ng tubig na ito ay naglalaban po ng 1.5 na litro ng tubig. So parang ganito po tayo. At ang atin pong Panginoong Diyos, this is not a good comparison, ha? Pero for the sake of illustration lang, ay gagawin po natin. Kasi wala pong pwedeng ikumpara sa atin pong Panginoong Diyos. So itong 1.5 na ito, ay ito tayo. Kumbaga, it has a finite amount of water na kaya niyang i-contain. So, at ito ay lalagyan natin, no? Kunin natin lahat yung Pacific Ocean. Kasya kaya dito yung tubig ng Pacific Ocean sa 1.5 na container. So, hinding-hindi po ito hinding-hindi po niya maku-contain yung buong tubig sa Pacific Ocean sapagkat kumbaga limited lang siya. So, yung Pacific Ocean, lawak doon. Ang daming tubig doon. So, hindi po kasya ang Pacific Ocean water dito sa 1.5 liter na container. Tubig po ito. So, ganun po yung atin pong Panginoong Diyos. Hindi po natin siya kayang i-contain sa atin pong napakaliit na utak. So, maliit lang siya, di ba? So, hindi po natin maunawaan kung sino ang atin pong Panginoong Diyos. And even sa eternity, no? Every day dun po sa feeling po ng atin pong Panginoong Diyos ay may mga bago at mga bagong mga katotohanan patungkol sa Kanya ang atin pong matututunan. So, kumbaga maging yung eternity ay kulang, ha? Kulang
para makilala po natin ng lubusan po ang atin pong Panginoong Diyos. So, yan po yung spirituality ng atin pong Panginoong Diyos. Immaterial, invisible, at saka infinite. So, yan po yung mga, ito po yung mga immutable attributes ng ating Panginoon, ha? Yung self-existent, infinite, at yung kanyang spirituality. Tingnan naman po natin yung kanya pong perfection regarding yung kanyang holiness. So, ang ating pong Panginoong Diyos ay banal. So, ibang kwarto. Kumbaga, ito po ay, kumbaga, ibang kwa na, ibang paksa na. Pero, kailangan natin talakayin niya. Tingnan po natin sa 1 John chapter 1, verse 5. 1 John chapter 1, verse 5. Sabi po dito, at ito ang mensahe na aming narinig sa kanya, at sa inyo'y aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Diba? When we say liwanag, ito po ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoong Diyos ay holy, banal, at punong-puno ng righteousness sa Kanya. 1 John 1:5. Okay, God is holy. Mayroon pong ditong isa pang makikita tayo, kadiliman. Diba? Kung sinabi natin kadiliman, it connotes sin. Nagpapakita po ito ng kasalanan ng mga bagay na hindi po kaaya-aya. There is no evil sa atin pong Panginoong Diyos. All righteous without evil. So that is the holiness of God. At sa panahon po natin ay hindi na po yan masyadong natatalakay yung pagiging banal ng atin pong Panginoong Diyos. So ano po ang na-highlight sa panahon po natin? God is love. No? Yun po yung madalas. God is love, love, love. Kayo yung mga kabilang sa LGBT community, anong sabi na? Ah, pwede tayong magkasala sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay magmahalan, sabi nila sa kanilang kapwa kasarian. They are telling them, they are telling one another sa kanilang kapwa lalaki o babae na, oh, God is love. So we can do whatever we want. So yun po yung sinasabi po ng mga tao. So God is holy, God is love. Nabanggit din po pala yun nung nakaraan, di ba? God is love sa inyo pong pag-aaral. Pero titignan po natin, kung tayo po ay yung holiness po, yung love, yung justice, ito po ay mga communicable attributes. Okay? Meron din po tayo niyan. Yung holiness, kumbaga, it was given to us due to regeneration or recreation. Na binigyan po tayo ng kabanalan ng ating Panginoong Diyos by means of recreation. So ibig sabihin, tayo po ay binago. Na naisilang po tayong muli spiritually, and that is recreation. Yung love, well of course, yung iba po ay marunong talaga ding magmahal by creation. Kumbaga, hindi po natin sinasabi na dahil makasalanan ang tao ay hindi na siya marunong magmahal. So may mga tao po tayo na hindi po nila kilala ang ating Panginoong Diyos, pero when they show their compassion sa ibang tao ay makikita po natin na sila po ay talagang may pagmamahal. So by virtue of creation. So yan po yung mga communicable attributes na mayroon din po ang mga tao. So, yun pong mga ubo, mga sipon, yan po ay mga tinatawag na communicable diseases. Kaya, pagka may lagnat po kayo at sipon, ay medyo maggamit po tayo ng face mask kasi they are communicable. So, kumbaga, nakakahawa. Yan.
Ay, hindi pa naman po. Huwag lang kayong magpa-check up sa hospital kasi right there and then, ubit ka. So, magpa-quarantine ka na agad. So, ang ating po nga Panginoong Diyos ay mayroon po siyang 100% holiness at mayroon din po siyang 100% na pagmamahal. Diba? 100% holiness, 100% na pagmamahal. So, paano po natin nasabi yan? Tayo po kasi, pagka po tayo ay nag-exercise ng justice, ano po ang, kumbaga, na isasakripisyo minsan sa may mga anak? Diba? Pagka nagkasala ang anak natin, at dahil gusto natin silang parusahan, ay naisasantabi po yung pagmamahal natin sa kanila. Diba? Sige, paparusahan mo siya. Minsan, nasusobrahan dahil sa galit. So, yung love, hindi na po natin na-exercise din ng 100%. Kasi yung in-exercise po natin is yung atin pong justice, 100%. Minsan naman, kahit na nagkasala ang ating mga anak, dahil gusto nating i-exercise yung ating pagmamahal, ay nabaliwala yung justice. Kumbaga, we give them a 100% love. Kumbaga, hindi na natin na ginawa yung justice. Kumbaga, there is no balance, di ba? Love, it's either love or it's either justice. Pero sa atin pong Panginoong Diyos, kapag ka po siya ay naghatol, kumbaga, pagka pinagana niya po yung kanyang justice, ay hindi po nalalabag yung kanyang pagmamahal. Di ba? Kumbaga, pareho pa rin 100%. At yan po ay nangyari. Kailan? Kailan po natin nakita yung justice and love of God? 100%. Hindi nabaliwala yung justice, hindi nabaliwala ang pagmamahal. So yan po ay makikita po natin at dito po tayo magtatapos doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba ang nakita po natin doon sa krus ng Kalbaryo? So yung galit, yung holiness ng atin pong Panginoong Diyos. Ipinakita po niya yung kanyang holiness doon po sa krus ng Kalbaryo, 100%. Nang ang kanyang galit ay ipataw po niya sa kanyang bugtong na anak. Sapagkat ang atin pong Panginoong Jesus ay inako po niya yung kasalanan ng lahat ng mga makasalanan na mananampalataya sa kanya. At dito rin po natin nakita 100% yung kanya pong pagmamahal. Diba? Bakit? Kasi, kumbaga, ipinakita din po niya dito yung pagmamahal niya sa mga tao. Kasi, kumbaga, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para sa atin. So, 100% justice, 100% love yung atin pong makikita po doon. So ano po yung pinapahiwatig nito sa atin? Ang atin pong Panginoong Diyos ay banal. At lahat po ng mga makasalanan ay talagang hindi po niya hahayaan na quits na lang yan. Diba? Quits na lang yan. So lahat ng mga makasalanan na hindi magbibigay ng kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, sila po ay talagang hindi aariing walang sala ng atin pong Panginoong Diyos. So kung kaibigan, nakikita mo na ang hustisya o yung holiness o yung justice ng ating Panginoong Diyos ay ipapataw sa iyo, there's no other way for you para maka-escape o makawala sa galit ng ating Panginoong Diyos. So anong gagawin? Ikaw ay tumakbo, papalapit sa ating Panginoong Jesucristo, magsisi sa kasalanan at manampalataya sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. So 100% justice, 100% love ang ipinakita ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kaibigan, kung nakikita mo na wala ka pa sa ating Panginoong Diyos, this is now the right time for you to come to the Lord Jesus Christ. Accept Him as your Lord and Savior. Tayo po'y manalangin.
Salamat po aming Panginoong Diyos sa mga salita na aming pong napag-aralan. Tunay nga po Diyos na kayo po ay espiritu at wala po kayong mga physical parts. At nawa Panginoon ay magbunsod ito sa amin upang kami po ay mamangha sa inyo pong kadakilahan at maging sa inyo pong pagpapakababa para kami po ay abutin upang kayo po ay amin pong maunawaan. At salamat din po Panginoong Diyos sapagkat nakita po namin that you are the God of justice and you are also the God of love. At nawa Panginoon sa mga wala pa po sa inyo, yung mga under the condemnation and wrath of God, nawa ay makita po nila ang kanila pong pangangailangan ng isang Diyos na tagapagligtas, kundi na walang iba kundi ang amin pong Panginoong Jesucristo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, amen. Okay po, kung mayroon po kayong mga konting katanungan, ay pwede po kayong magtanong at sasagutin po namin kayo nila Brother Lorenzo. Yung pang ano, di ba, yung pangalo niya ay kasalanan. Pero ba, may ano na kasalanan, sa, yung bunga, malawa ko yung bunga ng ano, hindi masama yung puno, yung masama yung bunga, di ba? Nakalagay na sa bulbiya niya. Ngayon, yung pangalo niya, kasalanan niya, di ba? Oo, oh, kasalanan po yan. Yung bunga, nung nangalo niya, may kasalanan na dadala ng yung bunga na yun. Kasalanan? Kumbaga, titignan po natin kasi, kumbaga, yung bunga, yun, nagkaroon po ba ng anak? Yun po ba? Oo, yung bunga, yung nagangalo niya, hindi naman ano nangangalo niya, yung mga, hindi, yung walang sagrado, hindi kinakasal, yung ano, pangangalo niya din niya, di ba? Ngayon, yung bunga, kakaroon ng bunga, yung bunga nun, kasalanan, kasalanan ba yun? Kumbaga, kasi, kumbaga, ang nagkasala po kasi yung parent, no, ano po? So, wag po nating isisi yung ginawa ng magulang doon sa naging anak. Pero yung bunga na yun, masama yun, di ba? Nakalagay kasi kung anong puno, sendi ang bunga. Wag po tayong magkuhan kasi pwede kasing, kumbaga, baguhin ng Panginoon yung kuhan eh, yung tao na yon, yung nagawang masama ay for the benefit ng magulang o ng bata rin, di ba? Parang yung napag-aralan lang din natin nung nakaraan kay Pastor Hangad. Yung bunga na yun, hindi mo na i-condemn na kasalanan yun. Kung titignan po natin, lahat po kasi ng tao ay makasalanan, di po ba? Opo, yun. So, anong degree ni kasalanan niya? Yung pangalo niya na yan, may talaga na yan eh. Kumbaga lahat po kasi ng kasalanan ay... Yung ano, may kasalanan na maliit, malaki. Opo, kumbaga wala po kasing maliit at malaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos eh. Kumbaga lahat ng nagkasala. Hindi ako agree niyan. Dahil kung maliit lang, magmumura ka lang. Integro ka ng etso. Abay, opo. Kasi ang pagmumula po kasi ay titingin ka lang sa ano, sa babae na may pagnanasa, pero na diretso. Yes po, hindi po siya limited lang sa actual commission of sin. Pagka naisip po natin, 'di ba? Yun po ay isa ng uri ng pangangalaw niya o pagputay. Kasi pagka minura mo siya, ibig sabihin ikaw ay pumapatay na sa iyong puso. You committed a murder in your heart. Dami na pala kasalanan si Bigong, ano? Lahat naman po tayo. Wala pong exempted. Di ba? Lahat po tayo. Every minutes, every day, every hour. So, hindi ka, hindi ka, alam na, yung kasalanan, no, maliit mo, pwede pang patawad ng Panginoon? Lahat po ng kasalanan ay mapapatawad ng Panginoon. Dahil mabiyaya po ang ating Panginoon eh. Kung nandiyan ka pa, buhay ka pa, kaya kung matay ka na namin, ka nagkahihin na pati hindi ka nangyayin ng ano. Kumbaga, mayroon po kasing kwan na yan eh, yung balik tayo ulit kay Pastor ano. Kasi may mga tao na kumbaga ligtas na, pero may mga tao din naman na walang pakialam sa Panginoong Diyos eh. Kumbaga, namatay na sila, ay talagang hindi pa sila nagpasakop sa ating Panginoong Diyos. Iba naman pong kaso yon.
Yung isa naman ay nakakilala na sa ating Panginoong Diyos. Pero dahil kumbaga namatay siya, pero nagkasala siya bago siya namatay at hindi nakahingi ng tawad, ay iba naman po yung kanyang kaso. Sapagkat ang Diyos po yung kwan, yung nagbigay sa kanya ng positional. Balik tayo sa positional holiness. Kumbaga, ligtas siya kasi niligtas siya ng Panginoon. Hindi po siya mapupunta sa impyerno. Kasi kung magiging basihan ay yung paghingi ng kapatawaran. Opo, kasi yung sagot niya ni Pastor Hangad, kung magiging basihan yung paghingi ng kapatawaran sa case ng person na yon, eh ang nagiging tagapagligtas pa rin ay yung sarili natin, hindi si Jesus Christ. Kasala ka, dapat ka lang patakihin o ano man na kasala ka dyan, hindi ka natahingin ng kapatawaran. Basta o, kumbaga, inilagak mo yung pan mo, yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo, na naniniwala po ako na, kumbaga, kasi binigyan ka na ng positional holiness ng ating Panginoong so, Diyos. Pagka naniwala ka kay Jesus Christ, yun ay kapatawaran ka na sa lahat ng mga kasalanan mo. Pero hindi po ibig sabihin no, na you are free to sin, ha? Yun po yun. Yung bang hindi ano, yung kasalanan kasi may kasalanan, ano, hindi mo sinasadya. Unintentional or kung intentional, ay talagang kasalanan yun. Meron kasi kasalanan unintentional. So, kapag yung nangyari ng unintentional na ano, hindi ka na lang hahanginin, kapag ka na lang. Opo. Doon sa yan lang example lang yan. Oo. Oh. Bigla ka na lang. Hindi ka na hihingi ng patawad dahil sa intentional na kasalanan niya. Hindi mo na hihingi ng patawad. Kasi ng gano'n nga, uy, napamura na ito. Patawad ay Diyos ko. Patawarin mo ako, di ba? Ganyan, binibig ka ako na napamura na salita. Salita ng Diyos. Ano? Pero yung ganyan, hindi mo nahihingi ngayon. Basta po... Problema sa mga tao yun. Meron kasi unintentional, saka intentional. Kumbaga yung mga gumagawa kasi ng mga intentional na kasalanan, Kuya Eric, sila po yung kwan yung talagang hindi pa nakakakilala sa ating yung, Panginoong Diyos. Yung lahat na yung nagagawa ng unintentional, yung bang nakakilala mo na ang Diyos, may ano ka na hindi ka na magkakasala kasi nga, ano ka na ang Diyos, guiding ka na ng Panginoon. Opo, pero sinasabi po kasi ng Biblia na mayroon pa pong nananatiling kasalanan sa atin. Ha? Mayroon pa po tayo kasi mayroon pa tayong laman eh. Kumbaga, pagka nahayaan natin na maghari yung remaining sin na yun, talagang magkakasala tayo. Pero ang sabi kasi ng Biblia, pagka tayo po ay nagkasala, ay talagang humingi tayo ng kapatawaran. Pero dun po sa sinasabi nyo na mananampalataya, nagkasala pero hindi nakahingi ng patawad, pagka siya po ay namatay, accidentally, no? O kumbaga na stroke, siya po ay pupunta sa langit because there is this positional holiness na ang atin pong Panginoong Diyos ang nagbigay. So, doon po tayo, panghawakan po natin yung sinabi po ng atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat wala naman talagang makaka-snatch sa mga niligtas niya sa kanyang kamay. So, wala pong makakakuha. So, yun po. Si Brother Isaac. So yun po kasi kumbaga nilapastangan mo, kumbaga yun po ay deliberate yung nagpapatuloy na nilalapastangan mo ang banal na espiritu.
at yung pag-ascribe ng mga ginagawa niya sa nagawain ng Diablo. So that's blasphemy. Kumbaga, yun po ay tahasan at persistent na paglapastangan sa banal na espiritu. So, ibig sabihin, talagang wala ka pa sa ating Panginoong Diyos. Okay po. So, dyan po muna tayo natatapos. Okay, after 10 minutes, tayo po ay bumalik po dito para sa ating pong pangalawang bahagi. Okay, mag-pray po tayo. Panginoon, salamat po sa mga salita na amin pong muling napakinggan. At nawa, O Diyos, ay bigyan niyo po kami ng confidence sa inyo pong salita na ibasi po namin ang amin pong pananampalataya sa inyong salita lamang at hindi po sa mga haka-haka ng kung sino-sino at kung ano-ano pang mga kaalaman na wala po sa inyo pong banal na salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na palagi din pong tumawag sa inyo at magbigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan sa lahat ng amin pong mga ginagawa dito sa lupa. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.